His Excellency President Benigno S. Aquino III, former President Fidel Valdez Ramos, Executive Secretary Paquito E. Ochoa, the Honorable Secretary of the Department of Interior and Local Government, Honorable Mar Rojas, the Honorable Secretary of the Department of National Defense, Voltaire Gasmin, the Honorable Secretary of Justice, Laila De Lima, the Honorable Senator, Panfilo Lacson, distinguished members of Congress, governors, our NAPOLCOM commissioners present here today, Police Director General Nicanor Bartolome, members of the Diplomatic Corps, our counterparts in the international community, the officers, men and women of the Philippine National Police, in the name of God, the most beneficent and the most merciful, good morning to everyone. Allow me to start this tour of duty before me by expressing my gratitude to the people who made this special moment in my life possible. I would like to thank His Excellency President Benigno S. Aquino III for his trust and confidence in designating me as the Chief of the Philippine National Police. To our Secretary of Interior and Local Government, the Honorable Mar Rojas, for his confidence and endorsement to this post. Thank you, sir. Nais ko rin pong magpasalamat sa mga taong mahalaga sa aking buhay. Una po sa lahat, ang aking mahal na ina, Mrs. Josefina La Madrid Purisima. The proudest mom today. Sa aking mapagmahal na asawa, Maria Ramona Lidia Isidoro Purisima. At aming mga butihing anak, Yumir Bon Andre, Ranger Van Albert, Alan Jr. and Jason Arby, please rise to be recognized. Sa aking mga kapatid na palaging nasa tabi ko sa hirap at ginhawa, my sisters Sonia still abroad, Doctora Florence, Susan, my brothers Colonel Isidro Purisima of the Philippine Army, Marius and Joseph, please rise. At aking biyanan, Mrs. Jovita Isidoro, please rise also. To my immediate predecessor, Police Director General Nicanor Bartolome, sir, thank you for paving the way for me. Ipagpatuloy po natin lahat na nasimula ni Police Director General Nicanor Bartolome. I would like to convey my sincere thanks to my former bosses, particularly Secretary Voltaire T. Gasmin, my boss in Presidential Security Group, the Honorable Governor of Zambales, Governor Hermogenes Abdani Jr., Police Director General Raul Bacalso, General Jesse De Liosa, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, represented here by General Cubalies. He is my former commanding officer of the Special Reaction Unit of the former of the Presidential Security Group. Surely, you recognize some patterns of your outstanding leadership in most of the actions I have taken through the rough and rugged roads that have led me to where I am right now. To all the former chiefs of the Philippine Constabulary and the Philippine National Police, now members of the Council of Elders, thank you for joining us. To the former chief
Deputy Chief for Administration, and now the Chief of the Philippine Drug Enforcement Agency, Police Deputy Director General Arturo Caclac, now the Assistant Secretary. Maraming salamat po, sir. Sa aking mga kaklase, mula sa PMA Dimalupig Class of 1981, please rise to be recognized. At pati sa mga aming mga naggagandahang ladies ng Class 81, please rise also. The ladies of Class 81, mas marami po sila kaysa sa mga kaklase ko. Lubos ko pa yung pinasasalamatan. Ang mga kaklase ko sa Ilocos Sur National High School, batch of 1976, na ngayon ay karamihan, mga lolo at lola na, maaari po ba tayong tumayo? To the brethren of the free and accepted Masons, under the jurisdiction of the most worshipful Grand Lodge of the Philippines, present here today, to witness my sojourn to the Oriental Chair of the Philippine National Police, please rise to be recognized. Sa aming ninang, former San Ildefonso Ilocos Sur Mayor and former Ilocos Sur Provincial Board Member, Azucena Chuchi Purisima. Ang aming ninong, Ninong Marshall Ponsal of Makatareng, Pangasinan. Mangyari pong tumayo po tayo, Ninong. He came all the way from Makatareng to attend this occasion. To our friends from media, and to all who are supportive of me, again, thank you very much. Above all, my deepest gratitude to the Supreme Grand Master, ruler of heaven and earth, for providing us a shining light of hope and continuous guidance in all our undertakings. Pangarap daw po ng sinumang nagsusuot ng uniforme ng pulis ang maging PNP chief. Hindi naman masama ang mangarap, kung kaya't aaminin ko na sumagi din ito sa aking isipan. Ngunit alam din nating lahat na bukod sa talino at galing, nasa kamay ng puong may kapal ang katuparan ng ganitong pangarap. Sa lahat ng pagkakataon, tanging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang siyang may karapatan sa pagpili ng hepe ng pambansang pulisya. At ang kanyang panganahing basihan sa pagpili ay yung makakatuwang niya sa kanyang mga layunin, adhikain at pangarap para sa ating bansa. Ngayon, narito po ako sa inyong harapan, inirang na bagong hepe ng pambansang pulisya. I am celebrating this moment and dream of a lifetime. But as I bask in glory, I am well aware that this moment is but a moment, and the hard work is about to begin. Mula sa aking pagkabata, pangarap ko na pong maging isang sundalo o di kaya'y isang tagapagpatupad ng batas. This was realized after graduating from the Philippine Military Academy in 1981, commissioned as a second lieutenant of the defunct Philippine Constabulary, and with the passing of the Republic Act 6975, I joined the Philippine National Police. Ako ngayon ay isang police officer. Sadyang napakasarap bigkasin. Ako'y isang alagad ng batas. Anong linamnam sabihin? Kaya sa inyo, mga kapwa kong police na tulad ko, na bata pa'y nangarap ng maging alagad ng batas, naniniwala ako na ang inyong pagnanais at dedikasyon na magiging police ay patuloy pa rin nag-aalab sa inyong mga dibdib. Kaya't naniniwala ako na aalabahan ninyo
at kapitbisig nating tatahakin ang malubag at mahirap na landas tungo sa ating mithiin. Kukumpunuhin natin ang mga ito hanggang sa lahat ng landasin ay may tuturing nating tuwid na daan. Opo, kayo pong mga police officers, kung saan ang inyong ranggo ay napaloob ng salitang police officer. Nakalimitan na katalaga sa mga police stations, sa mga operating and investigating units, ang mga inaasahang magiging kaagapay ko sa pagbibigay ng serbisyong makatotohanan para sa ating kababayan. Kayong mga tinaguriang police officers ang nagsisilbing cutting edge or talim ng pambansang pulisya. Kayo ang nakatalagang magbibigay ng pangunahing serbisyong makatotohanan sa lahat ng pagkakataon. Kaya't pag mapurol ang ating cutting edge o ang talim, mapurol din at depektibo ang serbisyong ibibigay ng buong kapulisan. Ngunit kapag talim at maayos ito, nangangahulugan na ang kapulisan ay tapat sa tungkulin at nagbibigay ng serbisyong makatotohanan kung kaya't maraming adhikain ang makakamtan at matatamo ng pambansang pulisya. How do we ensure we keep the organization's cutting edge at its sharpest? We have to keep our strategic focus. We shall enhance the competence of each and every police officer. We shall undertake some organizational development and reforms. We shall instill discipline within the ranks. We shall promote excellence in the performance of our duties and institute professionalism at all levels of the organization. Through this strategic focus, we will bring to the fore a new breed of professional police officers who shared one vision and common objectives. Professional police officers who are resolutely one ay ang pagtukoy ng trabaho o papel na gagampanan ng bawat pulis. Mahalaga ang bagay na ito sa kadahilanan. Malalaman ng bawat isang miyembro kung ano ang dapat niyang gampanan para makamtan ang inaatang na misyon ng kanilang unit. Sa ganitong pamamaraan, maiiwasan natin ang kalituhan sa pagganap ng tungkulin. Maiiwasan din natin ang pag-iwan ng isang trabaho dahil nautusan na gumawa sa ibang bagay. Dahil dito, madali nang matukoy ang nakagawa at hindi nakagawa sa kanyang tungkulin. May lalagay na din natin sa tamang gawain ang mga karapat dapat sa bawat trabaho. Sa wikang Ingles, putting round pegs in round holes. Kung ikaw ay isang investigador, dapat nakatuon ka sa mga kasong ibinigay sa iyo. Marami sa mga kaso ay nabibinbin dahil ang investigador ay nautusan para gumawa ng ibang trabaho. Kapag ikaw naman ay nakatalaga sa patrolya, dapat lang na hindi ka na tatawagin pa para gumawa ng ibang trabaho. Sa pamamagitan nito, ay mas magiging dalubhasa ang mga pulis sa kanya-kanyang tungkulin. Kaya't mahalaga na matukoy natin ang mga dapat na gawain ng isang pulis na nakatalaga sa kahit anumang posisyon at sa ganitong paraan ay agad makikita kung sino-sino at kung saan tayo nagkukulang sa ating serbisyo. Sa paraang ito, makikita rin natin ang wastong paggamit ng lahat ng resources ng ating organisasyon. Sisimulan po natin ang no-multitasking policy, a system sa kapulisan na lahat ng region at offices. This system
that was successfully introduced and implemented in NCRPO. The system that defines the role of each and every policeman, a role for every position, that shall contribute to the overall attainment of the unit's mission. I will be strict when it comes to implementation, and I will expect nothing but the best results. As I demand commitment and excellence from you, I shall equally focus on providing you the appropriate support that you need in your operations. We will also provide continuous training and refresher programs to enhance your skills and abilities. We conducted an organizational audit in some offices of NCRPO during my stint as the regional director. We found out that there were many weaknesses, such as duplication of jobs, unnecessary and tedious processes, too many personnel assigned to perform menial tasks, and other dysfunctions. These have encouraged inefficiency, delinquency, and irregularity. And this is only just in the administrative side of our organization. On the operation and investigation side, personnel expertise is one thing. Many were not trained enough to do the job they are performing. And in most cases, investigations were bungled and operations were mismanaged, which only served to tarnish the image of the police service. In recording such irregularities, there were no clear and established processes. In crime reporting alone, the true crime situation cannot be properly presented because crime statistics were manipulated purposely to present a low crime volume. Our audit showed that the crime volume was indeed higher. We need to see the true crime picture in every locality for us to determine the appropriate solutions to this problem. False statistics result in costly, ineffective, and useless deployment of resources. We have initiated changes in this aspect, conducted specialized training, audited and validated true crime reporting, and we will replicate these activities nationwide. Dapat ang mga ulat natin, lalo na sa ating mga kababayan, ay makatotohanan. Isasaayos natin ang mga proseso upang mapabilis ang serbisyo publiko, pati na rin ang serbisyo para sa kapulisan. Tutukoyin at aalisin natin ang mga mapagsamantalang opisyales at miyembro ng organisasyon. Kaya naman, may mensahe ako sa mga kasamahan natin sa PNP na sangkot sa kasabaan at katiwalian. Umalis na kayo ngayon pa lang. Sa mga nag-iisip naman ng maganda para sa organisasyon, laging bukas ang aking tanggapan at kaisipan at laging handang makinig sa inyong magagandang panukala at pananaw. Hindi naman po dahil natukoy na natin ang tungkulin at gawain ng bawat isa, ay nangangahulugan ng kanya-kanya na tayo. Ang nais po natin ay maging isang team at magkaroon ng isang adhikain. We want to be a police organization that shares one vision and common objectives. Professional police officers who are resolutely bonded by the PNP core values and principles. Kahit nasaang bayan, probinsya o region ka, anuman ang inyong ginagampanan, mag-imbestiga, magpatrolya, at kahit saang unit ka nakatalaga,
Special Action Force, Criminal Investigation and Detective Group, Highway Patrol, Maritime, Aviation Security Group, at iba pang National Support Units, tayo ay nag-iisang team na magkakaparehas ang adhikain. To better serve our communities, to solve more crimes, to arrest more criminals, and to put them behind bars. Dapat may teamwork at cooperation din among different units, among different stations, among neighboring provinces, and ultimately among different regions. Dapat maging isang team na may kanya-kanyang role, ngunit pare-pareha man lang ang kahalagahan at layunin. Ang maging isang magaling na team, iyan ang hamon ko sa mga city, provincial, and regional directors, at lalong-lalo na sa mga chiefs of police o station commanders natin. Sa aking karanasan bilang regional director ng NCRPO, marami po tayong natapos na proyekto sa tulong at suporta ng ating mga magigiting na local chief executives na katuon sa kasanayan ang kapulisan at tunay nating napaigting ang galing ng ating mga kapulisan. Sa inyo po, mga local chief executives, sa ilalim ng pamumuno ng ating butihing kalihim, Secretary Mar Rojas, maraming salamat at inaasahan po namin that as we implement the new systems in other regions, we pray that the other local chief executives will also extend the same support sa pangunguna ng mga ginagalang nating mga gobernador at mayor sa buong bansa. Sa lahat po ng miyembro ng ating pambansang pulisya, ang daang matuwid na itinataguyod ng ating mahal na Pangulo at hangarin din ng ating mga kababayan ay ating tatahakin. Mag-umpisa po tayo sa pagiging totoong tao. Mag-umpisa po tayo sa pagtataguyod ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Maging totoo din tayo sa ating sinumpaang tungkulin na protektahan ang lahat ng mamamayan, na hanapin at ipaglaban ang hustisya para sa lahat, mayaman man o mahirap. Nalalaman at nadarama ang publiko ang tunay na kapayapaan at kaayusan sa kanilang kapaligiran. Hayaan natin sila ang humusga sa ating ginagawa. Bigyan natin ang ating mga kababayan ng serbisyong makatotohanan. Iyan ang ating paninindigan. Iyan ang ating ipagsisigawan. Kamakailan lamang nakikinig ako sa isang radio station sa aking sasakyan habang papunta sa isang meeting. Narinig ko ang popular na komentarista sa isang radio station na may ini-interview na bata na nangangalang Michael. Nang tinanong niya kung ano ang pangarap niya sa kanyang paglaki, ang sagot ng bata, gusto kong maging pulis. Sa tunog ng boses ng komentarista, nagulat siya at nagtanong, bakit gusto mong maging pulis? Ang sagot ng bata, gusto kong manghuli ng magnanakaw. Nakakataba ng puso ang aking narinig dahil ang bata ay hindi marunong magsinungaling. Sa murang edad ay nabigyan pansin niya ang kahalagahan ang pagiging pulis at ang marangal na gawain nito. Sadyang napakalakas ang impluensya ng ating magagaling na police officers sa ating kabataan. Ito ang hamon ko sa lahat ng miyembro ng Philippine National Police. Tayo ang magpakita ng ehemplo sa ating mga kababayan sa araw-araw na pagtatrabaho natin upang madama at maranasan nila ang kaginhawaan at kasiyahan na dulot ng tuwid na daan. Ito na rin ang aking pangako sa ating mga kababayan sa mahalagang araw na ito. Ang inyong pambansang pulisya
ang magpapakita ng magandang ehemplo, dunong at galing. Alam ko po na mas mabigat pa ang haharapin nating pagsubok sa mga susunod na araw, lalo na ang paghahanda para sa isang maayos at mapayapang halalan sa May 2013. Ako po ay nananalig sa ating organisasyon na kaya nating gampanan ang mahusay ang ating adhikain, serbisyong makatotohanan. Iyan ang ating inspirasyon para sa darating na halalan. Again, I sincerely thank President Benigno S. Aquino III for giving me the chance to serve our nation at the highest level of the Philippine National Police. Thank you for the real-life examples you have set, which shall always serve to inspire us to dedicate ourselves in the service of our country and our people. With your support and inspiration, the Philippine National Police will seek to be equal to the task. All orders and instructions shall remain undisturbed until they are rescinded or amended. Maraming salamat po sa inyong lahat at patnubayan sana tayo ng poong may kapal. Thank you very much, sir. Police Deputy Director General Alan Lamadrid Purisima, Acting Chief, Philippine National Police.